5 ay Selenite Light. Siya po ay mabisang pangalis ng mga kamalasan po natin sa ating puntahanan, maging sa ating pong negosyo. Siya po ay nag-a-attract din ng swerte, lalo na sa usapin ng pera. Kaya mainam ay meron po kayong ganitong Selenite Light sa loob ng inyong tahanan at maging sa inyong pong negosyo. At kung kayo po ay meron ganito, maganda na meron po kayong ganito sa nakalagay sa may salas para doon pa lamang sa may main door po ninyo ay nahihigop na po niya ang mga positibo at nag-aalis siya ng negatibo. Pag naman po sa negosyo, malapit po ito sa kaha. Kaya mas maganda na meron kayong ganito para hindi kayo umabot sa kayo pagkalugi or kaya malasin sa buhay. Ito naman po mga bossing ang ati pong prag. Ang prag na ito ay panay kristal ang nasa loob. Ang kristal po niyan mga bossing ko ay humihigop ng mga negatibo. At isa po ito sa mga very powerful na pampaswerte, lalo na kung ikaw ay mahilig magsugal. Kung ikaw ay mahilig magsugal, ilagay niyo ang ticket niyo po dito. At ito po mga bossing ko ay ilagay po ninyo sa may salas po ninyo or sa inyo po negosyo at magugulat ka na lamang na kayo po'y nakatama na ng malaking halagang pera. Ito po ay very powerful lalo na sa usapin po ng pampinansyal. Ayan, kaya maganda na meron kayong ganito mga bossing sa inyo pong tahanan. Kaya haplos-haplosin niyo po siya, mag-wish lamang po kayo sa kanya para mabilis itong matupad. Ito naman po mga bossing ko ang ating metal na toothbrag. Ang kagandahan, meron po siyang bagwa. Ang bagwa, isa sa very powerful na pangalis ng mga kamalasan, na instead na kamalasan ay panay kaswertehan ang mapapasa inyo. Ang kagandahan nito, may mga diamond na pula-puyan na nagtataboy ng malas at bilog-bilog na katawan po nito upang sa ganon, tuloy-tuloy po ang pasok ng swerte sa pera. At ang kagandahan, ito po ay metal. Ang metal, lalo-lalo na itong taon na ito ng 2021 ay napakaswerte kasi ngayon po ay Year of the Ox Metal. Ngayon po ang kagandahan nito ay gold po siya, sumisimbolo ng kasaganahan. Ito naman po mga bossing ko ang ating continuous luck. Ang continuous luck po natin ay napakaganda. Kung mapapansin nyo mga bossing, siya po ay lemon citrine with red jasper. Mix po siya at saka ating citrine. Yan po mga bossing ko ay very powerful, lalo-lalo na kung kayo po yung merong sitwasyon na halimbawa, malakas ang benta nyo ngayon, ngayon lamang. Bukas, hindi na, tumal na. Kumbaga, hindi dire-diretso ang swerte. Or kaya, sinuwerte ka ngayon, nagkaroon ka ng malaking halagang pera, kinabukasan, wala na. Mas maganda na meron kayong ganito para kayo po ay dire-diretso ang flow ng pasok ng swerte. Maganda rin po ito sa negosyo para laging may malaki kayong benta. Sa tahanan naman, maganda yung meron kayong ganito upang sa ganon, lagi-lagi ang swerte ay dumadapo sa inyo at ang kamalasan ay mawala po yan. Lusot na lusot po dito ang kamalasan at ang swerte ay paikot-ikot lamang. Ito po ay very powerful, lalo na tungkol sa usapin ng pera para dire-diretso po ang pasok ng swerte natin sa pera. Marami po kaming sizes niyan. Magtanong lamang kayo sa aking mga angels. Marami po tayo niyang iba-ibang sizes. Ayan. Ito naman po mga bossing ko, ang ilang daan taon na ang lumipas, ito po siya ay kahoy po yan mga bossing na naging kristal na. Ito yung sinasabi ni Ma'am Rudy Baldwin na kumbaga ikaw eh may negosyo sa ngayon, natatakot ka na malugi, gusto mo na kayo po ay magtagumpay or dyan na yumaman sa negosyo ninyo, kailangan nyo ng mga ganito na kahoy para mas maging matatag at maging for life na at dyan na kayo yumaman sa inyong negosyo. Ito po ay ganun din tong kahoy na ito, ilang daang taon na po yan mga bossing na very powerful na swerte. Napakaganda po niyan lalo na sa personal. Ito naman po mga bossing ko ang three wise men natin. Ang three wise men natin ay isa sa mga pinakamagandang disenyo po ito kasi yari po to sa clay at ang mismo gumawa nito ay mga tao. Yung kumbaga sila mismo yung naghulma. Kaya very special itong tatlong ito na three wise men. Ang three wise men ay maganda na ilagay sa loob ng inyong pong kusina upang sa ganon maging masagana ang pamumuhay. Ang three wise men ay may kanya-kanyang hawak na pampaswerte na ipagkakaloob sa mga tao na meron po nito sa loob ng tahanan. At ganun din po ito naman yung mga three wise men na porcelana. Ito po nasa likod na ito. Yan po mga bossing ko ay subok na kasi meron akong malapit sa akin na meron silang ganito kahit siya po ay nagsosolo sa buhay, naging mas matagumpay sila sa buhay, bukod sa sipag at tiyaga at pananalig sa mga Panginoon. Ito po yung isa sa mga pinaniniwalaan niya na dumating yung three wise men sa kanila pong buhay at naging mas magaan po yung pasok ng swerte sa pera. Maganda po itong three wise men ay nilalagay sa kusina.
Ito naman po mga bossing ko, ang ating shell. Maganda ang shell natin ay pinaglalagyan nyo po ng sage. Ito, halimbawa, ito po siya. Sample ko po sa inyo. Yan, ito po yung mga sage po natin. Mga bagong harvest po ito mga bossing. Halimbawa, kayo po ay naikutan nyo na lahat. At gusto nyo na mas maging ano pa siya. Kasi kailangan magmumula ka sa main door, papasok na inyong tahanan. Tapos, halimbawa, naikutan nyo na siya lahat. At gusto nyo po na mas maano pa siya, mas mausukan pa lahat. Ngayon po, ang gawin nyo, iwanan nyo lamang dito sa atipong shell. Ang shell natin, kasi nga po, nagmula po ito sa tubig. Tubig is wealth. Yan, kasaganahan po ang dulot po niyan. Abundance po yan. Iwanan nyo lang siyang ganyan na umuusok. Yan po ay isa sa mga maganda na parang lagayan po ng inyong sage habang ito'y nausok para mas maging kasaganahan ang dulot po niyan. Yan. Ito naman po mga bossing ko ang ating omo. Ito po ay titingnan niyo po, napakadami, nakakatuwa, di ba mga bossing? Kailangan po ang ating pong omo ay naka-open lamang at huwag niyo po siyang kukulubin kasi ang gusto ng omo, nalulungkot po sila kapag sila ay kinukulob. Para lalo kayong swertihin at meron kayong omo, i-open niyo lamang po siyang ganyan. Tapos mag-wish lamang po kayo. May mga bossing ako na nagsasabi na yung nakarating sa kanila ay may mga butas-butas. Ganun po talaga mga bossing, lahat po ng mga omo ay ganyan. Meron din po kami isa pa dito, yan. Lahat po sila ganun. Huwag lamang po yung mga may crack. Pero pagdating sa mga may mga butas, talagang may mga butas-butas po siya. Ito, kagaya nito, hindi naman siya crack. Parang mayroon lang siyang dumi. Okay lang po yan. Tapos, ano pa ba? Basta, kailangan huwag po siyang may crack. Huwag lamang po yung may mga, halimbawa, pamasin nyo, parang may tapya siyang ganun. Huwag lang yung ganun. Pero yung mga may butas, nakagakagaya po nito, okay lamang po yan mga bossing. Marami na po nagpatotoo yan, kagaya po niyan. Okay lamang po yan mga bossing. Mag-wish ka lamang po sa kanya, i-claim nyo siya. Kumbaga, yakapin nyo siya, ipadama nyo sa kanya na welcome kayo. Welcome sila sa inyo, na naniniwala kayo sa kanya. Mabilis po yung matutupad. Huwag nyo na pong anuhin yung testingin yung saktan yung omo kasi may kamalasan po kasi nabalik. Kaya kailangan, kapag dumating ito sa inyo, naniniwala kayo, mag-wish ka lamang ng taimtim, matutupad po yan.